Yo, what is up mga ka-hunter? Nandito na nga ang chapter 403 ng Hunter x Hunter na may title na Result. Kaya ano pang hinihintay? Lapagan na ng intro yan! Wow. Sa pag-uumpisa ng storya, makikita natin ang Black Whale sa 11 araw ng kanilang paglalakbay patungong Dark Continent. Ipinapakita nga dito si Commander Basa Milko na papunta sa Judicial Building sa Tier 2 ng barko. Nang nasa Judicial Building na si Basa Milko, ay dumaan ito sa security inspection. At duda nga daw siya sa presensya ng mga sundalo ng Prinsipe Halkenberg dahil ang mga bantay na nasa lugar ay nasa ilalim ng pagmamatsyag sa paligid. At ang natitirang mga sundalo ay ipinakalat sa ibaba ng ikatlong palapag. At siya ay naniniwalang walang nagbabantay kay Halkenberg noong mga oras na iyon. At sabi niya pa na wala nga daw ni isang kaalyado ni Halkenberg ang kayang gumawa ng napakalakas na pagyanig na iyon. Plano niyang gamitin ang TSK-17 na ating nakita sa chapter 402 na kanyang inilagay sa swelas ng kanyang sapatos at hawak-hawak niya ang trigger upang sumingaw o sumirit ito. At ito nga ay para patayin si Halkenberg sa loob ng hukuman dahil wala na siyang ibang maikitang paraan kung paano maisasagawa ng maayos ang kanyang plano. Kung sa distansya nga daw ng prinsipe kay Basa Milko sa loob ng trial court, ang posibilidad ng kamatayan ni Halkenberg ay 100% at walang paraan para makatakas ang ikasyam na prinsipe. Pero kung ang sitwasyon ng pagbabasihan, maaaring maapektuhan ng judge at may posibilidad na mahawaan pati ang attorney. At dahil walang tagapakinig sa hukuman, napakababa ng posibilidad ng pandemya. Gayunpaman, kahit na mangyari ito, ang pagkontrol dito ay magiging dahilan para sa pagpapatupad ng batas militar. Habang naglalakad si Basa Milko sa isa sa mga pasilyo ng gusali, nakita niya ang dalawang empleyado ng Justice Bureau sa harapan niya. At bigla na lamang napaling ang kanyang atensyon sa isang tao sa kanyang likuran. At nang lumingon na siya, ay nakita niya si Victo, isang private soldier ni Prinsipe Benjamin na bigla na lamang nawala nung siya ay makipaglaban kay Halkenberg noong chapter 389. Nakaramdam nga siya dito ng isa na namang pagyanig at takang-taka ito kung bakit si Victo nandito. Hindi nga daw ito dapat kasama ni Halkenberg. Anong nangyayari? May pumipigil ba sa kanyang magsalita? Takang-taka na tanong ni Commander Basa Milko. Gumamit na nga dito si Victo ng isang military sign language. At nadiskubre na nga ni Basa Milko na isa itong manipulasyon ng kapangyarihan ng Prinsipe Halkenberg. Matapos nito, maikitang nasa pinakadulong parte ng pasilyo si Prinsipe Halkenberg kasama ang kanyang mga hindi pa nakikilalang manipuladong tauhan. Dito nga ay kinakalkula na ang eksaktong lokasyon ni Basa Milko upang mabitawan niya na ang kanyang palasong gawa sa NEN. At binitawan niya na nga ang kanyang palaso. Tatamaan kaya si Commander Basa Milko? Alamin natin yan mamaya mga ka-hunter. Dumako naman tayo sa room 1001 kung nasaan ang Prinsipe Benjamin. Habang sila ay nag-uusap ni Basa Milko sa telepono, ipinalam kay Benjamin na ipinagpaliban ang pandinig batay sa kondisyon ng parehong panig. Tumanggi ang hukom na ituloy ang kaso ng nasasakdal dahil sa kakulangan ng paghahanda at hindi rin nakasali ang akusado dahil di umanoy hindi maayos ang pisikal na kondisyon ng akusado. Magpapatuloy ang paglilitis kapag gumaling na ang akusado. Pero malaki pa rin ang pagdududa ng prinsipe. Ipinaliwanag naman ni Basa Milko kay Prinsipe Benjamin na nagbitaw nga ng palaso ang ikasyam na Prinsipe Halkenberg patungo sa kanyang direksyon. Ngunit hindi siya nito natamaan. At bigla naman daw nawala ng malay si Halkenberg. Marahil dahil sa matinding pagkapagod. Dito nga ibinantaan pa ni Prinsipe Benjamin si Basa Milko na kung sakaling bumalik ito nang hindi pa natatapos ang misyon, ay ituturing niya itong isang kudeta na may paikipagsabuatan sa Prinsipe Halkenberg. At sa ganoong pagkakataon, ay ipapatupad na din ni Benjamin ang batas militar. At
patuloy na paghahandaan ang grupo ni Halkenberg. Sumangayon naman dito si Basa Milko at nais nga nitong pahintulutan siya ni Benjamin na pumunta sa klinika kung nasaan si Halkenberg. At ang tanging problema nga lang daw ay ang bilang ng tauhan ni Halkenberg sa klinika. Ngunit tuloy pa din ang pagdududa ni Benjamin sa mga sinasabi ni Balsa Milko dahil baka nga daw ito ay isang trap upang hulihin siya. At sagot naman ni Benjamin na si Balsa Milko na nga daw ang bahala at ang gusto niya lang daw na matanggap ay ang resulta ng misyon. Napagpasyahan ni Balsa Milko na huwag bumalik hanggat hindi niya ganap na natatapos ang misyon. At sinasabi ni Balsa Milko na isang positibong resulta ang kanyang ipaparating kay Benjamin matapos ang araw na iyon. Makikita natin sa panel na ito si Prinsipe Benjamin habang nakikipag-usap kay Butch. Hindi nga daw siya naniniwala sa sinasabi ni Balsa Milko hanggat wala itong naipapakitang ebidensya na tagumpay ang kanyang misyon na patayin si Prinsipe Halkenberg. Dahil isang banta pa din para sa kanila ang mga sinabi ni Basa Milko upang bumaba ang antas ng kanilang pag-iingat. Ang nakaraang pagyanig daw ay isang pag-atake kay Basa Milko at panatilihin nga lang daw ang mataas na antas ng pag-iingat hanggang sa kanilang matukoy ang tunay na nangyari, sambit ni Prinsipe Benjamin. Sumangayon naman dito si Butch at dito nga ay lumapit ang isa sa kanyang mga private guard upang sabihin na nag-request ng meeting si Kaiser ng Justice Bureau at si Prinsipe Pugetsu upang ibigay ang sulat ni Casio na ating nasaksihan noong chapter 402. Napaisip nga dito si Benjamin na magpapatuloy ang relasyon niya sa senior official ng Justice Bureau kahit siya ay maging hari. Dito nga ay pinapasok na ni Benjamin sila Pugetsu at Kaiser. At sa isip-isip pa ni Benjamin, mas mainam na samantalahin niya ang pagkakataon na makipagpalitan ng impormasyon at bumuo ng magandang relasyon sa ibang mga prinsipe. Sa kabilang panel naman, pumunta naman tayo sa isang magarbong kwarto kung nasaan ang first twin, Unma. At makikita nating may kausap siya sa telepono. Pinapabatid nitong sinusuportahan niya nga daw ang desisyon ng kanyang kausap dahil yun naman daw ang kanilang nakasanayan. At banggit niya pa ng may kasiyahan sa kanyang muka ang mga salitang, "Ipinagmamalaki kita, ang mahal kong anak, Halkenberg." Ipinakita na nga dito ang nilalaman ng sulat ni Casio para kay Benjamin. At ang nakalagay nga dito ay ang tunay na ina ni Halkenberg ay ang unang Reyna Unma. At dagdag niya pa nga na ang sino mang nakakaalam tungkol dito ay tinatago lamang ito. At dahil sa takot na mapatawa ng karampatang parusa. Dahil nga daw patay na siya, ay may karapatan na siyang magsalita ng walang takot. Ang teorya nga daw na ito ay nabasa niya sa isang foreign website na nagsasabing umiling daw ang unang Reyna sa ikalawang Reyna Duazul na protektahan si Prinsipe Halkenberg mula sa pagpatay sa kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng paglipat ng pwesto sa line ng succession war. Sabi pa nga ni Casio sa sulat ay totoo nga daw ang pagkakasunod-sunod ay hindi na mahalaga matapos sumiklab ang succession war. Ngunit kung ang usap-usapan na ito ay mapatunayan, magdudulot nga daw ito ng malaking problema. Maaari ding ginagamit ng Reyna ang kanyang impluensya upang suportahan si Halkenberg ng patago. Ngunit hindi nga daw ito sapat na dahilan upang pangunahan niya ang mga pangyayari dahil ito ay chismis lamang galing sa internet, sambit ni Prinsipe Benjamin. Dito ay mayroon pa nga daw impormasyon na sasabihin si Casio pero humiling ito kay Benjamin na sana ay protektahan si Pugetsu dahil siya ay pumanaw na. Sabi naman dito ni Benjamin ay isa lamang itong pangkaraniwang liham na walang kinalaman sa politika kaya walang kailangan isuwalat sa mga nilalaman nito. Sa isip-isip naman ni Benjamin, dahil sa talino ni Casio, hindi na daw siya nagulat na nagplano ito para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ang konklusyon lang daw ng lahat ng sinabi ni Casio ay para humingi ng proteksyon ni Benjamin para kay Pugetsu. Dagdag niya pa na hindi niya daw naisip na ang batang katulad ni Casio ay may impluensya dahil ito ay nakakuha ng impormasyon na wala kay Prinsipe Benjamin. Ngunit kahit na may iba pang mga liham, ay magiging katulad lamang ito ng liham sa kanya na walang mga ebidensya. Pinakita nga dito si Kaiser habang nag-iisip na sa totoo nga lang daw ay gusto na nitong ipakita kay Benjamin ang higit pang impormasyon tungkol sa succession war o ang mga lihim tungkol kay Benjamin mismo. Ngunit kahit kaunting pagdududa lamang ang maramdaman nito sa pagkakasangkot ng Justice Bureau, ay maaaring bumaliktad ang sitwasyon laban sa kanila.
At sapat na daw muna sa kanya ang tunay na panganib ng pagpapatupad ng martial law. Dahil iyon nga daw mismo ay isa ng malaking tagumpay. Pati ang iba pang mga prinsipe katulad ni Prinsipe Camila, Prinsipe Zhang Lei, Prinsipe Chubepa at Prinsipe Tyson ay nakatanggap din ng mga sulat. Ngunit tumanggi sina Cherid Nietzsche, Halkenberg at Marayam na tanggapin ito. May kita sa panel na ito na nag-uusap sina Melody, Casio at Kaiser tungkol sa mga prinsipe na hindi tumanggap ng bigay nilang liham. At ito nga ay sina Cherid Nietzsche, Marayam at Halkenberg. Sana nga daw ay nabasa ito ni Cherid Nietzsche, ngunit hindi lang daw ito basta tinanggihan. Kundi, sinabi pa nitong itapon ito sa basurahan. Ayos lang naman daw na kahit isa lamang sa kanila ang maging interesado sa dagdag na mensahe ni Kaiser. Dahil maaaring makita nila si Pugetsu bilang isang mahalagang middleman para sa mga impormasyon. At huwag nga daw nilang kalimutan na naging successful na ang una nilang plano na pagpunta sa kwarto ni Prinsipe Luzurus, banggit ni Kaiser. Sabi naman ni Melody na ngayon pa lang nagsisimula ang seryosong oras sa kanila. Sumangayon naman si Casio dito, sabay lingon sa malayo. At ipinakita na nga dito ang kanyang pinakamamahal na kapatid na Pugetsu, abang siya ay nagpapahinga sa clinic ng Black Whale. Isang malaking tulong nga daw ang nagawa ng anting-anting na binigay ni Basho kay Pugetsu sa nakaraang chapter. Dahil doon, kahit siya ay mag-isa, hindi ito nilalapitan ng mga masasamang espiritu, sambit ni Melody. At iminungkahi ni Melody na hayaan muna nilang magpahinga si Pugetsu dahil ang tanging nilang kailangan ay makabawi ito ng lakas. Sumangay naman dito si Casio. Dahil magkakaroon nga daw sila ng malaking problema kapag napagod at hindi ma-activate ni Pugetsu ang kanyang kakayahan sa oras na kailanganin nila ito. At mungkahi din dito ni Kaiser na maging sila ay kailangan ding magpahinga. Sabi nga ni Casio dito na ang sunod nga daw na meeting ay bukas ng gabi, araw ng Huwebes. Lumipat naman ang kabanata sa room 1014 sa kwarto ni na Prinsipe Wabol. Abang pinapaliwanag ni Kurapika ang magiging resulta pag sinubukan nilang tumakas ng barko abang nagaganap ang succession war. At ang nag-iisang hatol nga ay kamatayan dahil inilarawan ni Kurapika na ang barko daw ay naging isang mistulang jar ng lason. Tila wala na nga daw ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ang laban na ito at mag-aaway ang mga prinsipe hanggang sa isa na lang ang matira, wika ni Queen Oito. Parang ang barko ay napapalibutan nga daw ng napakalaking aura ng Nen. At siguradong may mga limitasyong pipigil sa tangka nino man na tumakas. Kaya sa unang tingin, wala nang paraan para umatras kundi ang kamatayan. Paglalarawan ni Kurapika sa barkong Black Whale. Ngunit sa kabaligtaran, nakakakita ito ng isang sinag ng pag-asa para sa kanila. At dito nga ay naisingiin ni Kurapika ang pahintulot ni Queen Oito sa isang bagay upang maprotektahan niya silang mag-ina at ang iba pang mga batang prinsipe. At bigla namang lumipat ang senaryo kung saan nakalapag sa lamesa ang mga naipon na barya ni Prinsipe Zhang Lei na galing sa kanyang Guardian Spirit Beast at sa kasalukuyan nga daw ay mayroon siyang 7 barya. Bukod pa dito ang iba pang 3 na ibinahagi niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang problema niya ay natagpuan niya lang ngayon ang isa sa mga barya ay nagbago mula sa number 1 patungo sa number 10. Sa panel na ito ay makikita nating may maliit na pagpupulong ang Prinsipe Zhang Lei kasama ang kanyang mga tauhan upang hingiin ang mga mungkahi ng mga ito tungkol sa biglaang pagbabago ng barya galing sa kanyang Guardian Spirit Beast. Mungkahi ng unang tauhan ay sa tingin niya daw ay nagbabago ang mga barya kada 10 araw at ang 10 barya ang unang sample. Dagdag pa nito na isusulat nila sa 10 barya ang petsa kung kailan ito lumabas mula sa 10 araw na nakalipas. At kada bagong barya na ilalabas nito mula ngayon ay magkakaroon na ng petsa ng paglabas galing sa Guardian Beast. Dito ay susuriin daw nila ang bisa ng unang konklusyon sa loob ng 10 araw. At kailangan din daw nilang i-monitor ang mga ibibigay na barya sambit ng isa pa niyang private guard. Dagdag pa ng isang gwardya ay maaaring magbigay ito ng karagdagang halaga sa nagmamay-ari nito o maaari rin itong
ipakita ang personal na pag-unlad ng may-ari. At dagdag pa ng isa pang gwardiya, baka nga daw karaniwang barya lang ito na dapat ipagpalit o gamitin sa isang bagay. Karagdagang mungkahi pa ay kung nadodoble daw ang 10 barya sa loob ng 10 araw, maaaring makaipon si Zhang Lei ng 10,000 barya sa loob ng isang buwan, banggit ng kanyang private guard. Ayon sa konklusyon ni Zhang Lei na sa loob ng 630 days, magkakaroon na siya ng sapat na kakayahan upang magawa ang Hocus Pocus na spell, kahit hindi niya na ito isipin. Napatanong naman dito ang isa sa mga gwardiya, ngunit wag na nga lang daw itong pansinin dahil kinakausap lang daw niya ang kanyang sarili, sambit ng prinsipe. Maayos naman daw ang lahat at wala na ngang ibang kailangan ang prinsipe. Dito nga ay napagtanto ni Zhang Lei na kulang sila ng kanyang mga tauhan sa karanasan at kaalaman pagdating sa Nen. Agad nga siyang nag-utos na tawagan ang Room 1014 kung nasaan si Nakurapika, Prince Wabol at Queen Oito. Sa kadahilanan na kailangan nila ng impormasyon patungkol sa Nen dahil malaking parte ang kaalaman na ito sa Succession War na nagaganap. At nais niya ding malaman ang kakayahan ng kanyang Nen Beast. Inamin na din niya sa kanyang sarili na hindi siya mananalo ng Succession War hanggat hindi siya nakikipagtulungan kay Kurapika. Sa kabilang pahina, tinalakay ni na Kaiser at Steiner ang kondisyon ng Prinsipe Halkenberg dahil sa pagduduwal at pagkahimatay nito kasama ang kanyang 10 supporter na nakaranas din ng parehas na sintomas. Ngunit paglilinaw ni Halkenberg ay maaaring magmukha silang nasa ilalim ng epekto ng hipnotismo. Ngunit iyon daw ay dahil naalis na ang kanilang pagkabahala at sila ay lubos na ang kasiyahan ngayon. Mabilis din naman daw silang magkakamalay. Sang-ayon naman dito si Kaiser dahil ganun nga daw ang eksaktong nangyari sa 10 supporter ni Halkenberg na nasa waiting area. Ngunit may isa nga daw na nakapukaw ng pansin ni Steiner na may isang stop nga daw ang nawala ng malay sa ibang oras at lugar na nagpapakita ng kaparehong mga sintomas. Tinanong na nga ni Kaiser kung nasaan daw ang stop na sinasabi ni Steiner at gusto niya daw sana itong tignan kung sakali. Pero ang tanging pakay ni Kaiser ay makabuo pa din ng alyansa sa Prinsipe Halkenberg. Ngunit ito nga daw ay nasa isang private room upang magsagawa pa ng maraming test sa taong ito. Nagpamilit si Kaiser na kunin ang lokasyon kung nasaan ang staff at kalaunan ay binigay din ito ni Steiner. Sa isip-isip pa ni Kaiser na ano nga daw kayang iisipin ni Halkenberg patungkol sa kanya. Bit-bit ang kaunting kaalaman niya sa kakayahan ng prinsipe ay masyadong delikado para sa normal na tao. Kaya aalamin niya na lamang ang mga dapat niyang malaman sa staff na si Wario Bay. Sa panel na ito ay makikita natin ang staff na si Wario kung saan pinapakiusapan ito ni Kaiser upang ipaliwanag kung ano nga ba ang eksaktong nangyari at ipinapangako nga daw niya na ang mga paniniwalang ito ay hindi magkakaroon ng epekto sa katayuan ni Wario sa Justice Bureau. At ipinaliwanag na nga dito ni Kaiser na alam na nga nila na may ginagamit na kakaibang kapangyarihan sa Succession War. Halimbawa na lang ang pagkamatay ni Casio habang sinusubukang tumakas sa barko dahil sa kapangyarihan kanyang tinutukoy. At sinabi niya pang ang barko ay nababalutan din ng kapangyarihan na alam na ikaw ay isang royal blood. Nagsabi na nga dito ng mga totoong impormasyon si Kaiser at handang-handa nga daw siyang suportahan ng Prinsipe Halkenberg basta't protektahan lamang nito ang Prinsipe Pugetsu. Dito nga ay pinakita na ni Wario ang kanyang conjured mark ng Nen Beast ni Halkenberg. At sabi niya pa na sabi daw sa kanya ng Prinsipe na kapag nakipag-usap sa kanya si Kaiser tungkol sa Nen ay ipakita daw nito ang kanyang conjured mark kay Kaiser. At napredict nga dito ni Prinsipe Halkenberg ang mga mangyayari mga ka-hunter. Dahil natural nga lang daw iyon pagkatapos ng pagkahimatay ni Halkenberg. At ang hindi pa ikipagkita ni Kaiser sa kanya ng direkta ay nangangahulugang nag-iingat si Kaiser. Ibig sabihin alam daw ni Kaiser ang tungkol sa Nen. At dito nga ay isiniwalat na ni Wario na ang Prinsipe Halkenberg ay malapit ng mamatay. Bumalik na nga tayo sa kwarto kung nasaan ang Prinsipe Benjamin at makikita natin na kausap niyang muli si Commander Balsam Milko sa telepono at nagsasabi nga ito na kompleto niya na ang misyon at may papakita niya na nga daw ang matibay na ebidensya na nagtagumpay ang kanyang misyon mamayang gabi gaya ng napag-usapan nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng Prinsipe Benjamin na ang kausap niya na ay walang iba kundi ang Prinsipe Halkenberg sa katauhan ni Commander Balsam Milko.
Sa kabilang banda ay pinakita na nga ang nakahimlay na katawan ni Hulkenberg na napapalibutan ng kanyang mga alagad habang nagmamasid si Kaiser sa gilid nito. Pumunta naman tayo sa kwarto kung nasaan si Kurapika. Nagtanong nga si Queen Oito kung gusto nga ba ni Kurapika na ilabas ang lihim. Oo daw, at magsisimula nga daw siya ng pangalawang yugto ng Nen Training bukas. Katulad ng mga naunang training, magpapadala si Kurapika ng bukas na imbitasyon sa bawat prinsipe. Ngunit sa pagkakataong ito, idaragdag nito na isisiwalat ang nilalaman ng liham. Ang mga krimen at chismis ng mga nakakatandang prinsipe ay naibunyag na sa isa't isa. Kaya tiyak na nagtataka sila na kung ang mga batang prinsipe ay nalaman na rin ang mga impormasyong iyon. At tatapusin na nila ang lahat ng mga pag-aalala sa kanilang isipan. Sa kabilang pahina naman ay nagpaplano si Kurapika na gusto niyang ilabas ang liham ni Queen Oito at hindi ang liham na hawak niya. Ngunit bakit nga ba kailangan ilabas ang liham para kay Queen Oito? Tanong ni Queen Oito. May tatlong rason daw si Kurapika. Una, para maiwasan ang pagsususpetsa ng iba. Pangalawa, nais siyang pabagalin kahit konti ang succession war na nangyayari sa pamamagitan ng pagpapakalat ng saloobin ni Cacho. At ang pangatlo ay umaasa siya na dahil siya nga daw ang unang magsasapubliko nito ay mabibigyan daan ito upang makipag-ugnayan sa ilan sa mga nakakatandang prinsipe. Malaki ang tsansa na darating sila ng walang dala kahit ano. Pero depende sa kung sino ang ipapadala nila at kung ano ang dala. Maaaring subukan nilang ipagpaliban o kanselahin ang paglalathala ng liham sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Sa inyong palagay mga ka-hunter, ano kaya ang gusto ni Kurapika na maging kapalit ng pagsasapubliko niya ng nilalaman ng liham? Comment down lang at pag-usapan na natin yan. Sa kabilang imahe naman ay makikita na natin ang pagpasok ni na Queen Oito, Wobble at Kurapika sa room 1003 kung nasaan si Prinsipe Zhang Lei. At dito na nga natatapos ang chapter 403 ng Hunter x Hunter. Sana ay nagustuhan nyo pong muli ang ating video ng Hunter x Hunter. At kung oo, maaari po bang palike ng ating video? At kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-click mo na ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.